Sabi nga nila, huwag na huwag kang maniniwala sa mga sabi-sabi lang at walang basehang chismis. Pero sabi rin nila, kapag may apoy, siguradong may usok. Isang chismis kasi ang nakarating sa isang lalaki na may kinakatagpong ibang lalaki ang kanyang asawa bago ito pumasok sa kanyang trabaho. Bagay na hindi niya agad pinaniwalaan dahil kilala niya ang kanyang misis. Mahal na mahal siya nito at kailanman ay hindi nito magagawang lokohin siya sa kahit na sinong lalaki. Bagamat hindi siya kaagad naniwala, gumawa siya ng sariling hakbang upang malaman ang katotohanan. Ano nga kaya ang lihim ng kanyang asawa na nakita niya sa isang drone footage? May 7 taon nang nagsasama ang mag-asawang Donna at Eric. Masaya at tila walang problema ang kanilang pagsasama, lalo pat nabiyayaan sila ng 2 anak. Responsabling asawa at ama si Eric, kaya't walang problema sa kanya si Donna, lalo pat good provider ito. Maalagang ina at asawa naman si Donna kahit may trabaho ito sa isang pharmacy, di kalayuan sa kanilang tahanan. Home-based ang trabaho ni Eric, kaya naman mas marami siyang oras na nailalaan para sa kanilang mga anak. Ganun pa man ay hindi nagpapabaya si Donna sa kanyang responsibilidad sa kanyang pamilya. Nilalakad lamang ni Donna mula sa kanilang tahanan papuntang trabaho dahil malapit lang naman ito. Maayos ito sa kanyang sarili, ngunit hindi sanay si Donna sa paglalagay ng make-up. Kaya't labis na ipinagtaka ni Eric kung bakit ito naka-make-up pag-uwi ng kanilang bahay nitong mga nagdaang araw. Bagay na ipinagkibit-balikat lamang niya. Sa isang banda ay ikinatutuwa rin niya na hindi ito nagpapabaya sa kanyang sarili kahit sobrang abala ito sa trabaho at sa kanilang pamilya. Ganoon ang ganoon ang naging routine ni Donna hanggang sa mapansin ni Eric na medyo nalilate na rin itong umuwi pagkagaling sa trabaho. Doon na siya medyo nagtaka dahil niminsan ay hindi ito nalate sa kanyang pag-uwi. Hindi naman niya ito matanong kung ano ang pinagkakabalahan nito dahil baka isipin ng kanyang misis na pinag-iisipan niya ito ng masama. Hindi mapakali si Eric, kailangan niyang malaman kung ano ang ginagawa ng kanyang misis na minsan ay nabanggit ng kanilang kapitbahay na nakita niya na sumakay ito sa isang sasakyan. Bakit sumasakay pa samantalang nilalakad lamang niya papuntang trabaho? Labis niyang ipinagtaka iyon hanggang sa makaisip siya ng isang paraan kung saan maaari niyang malaman ang lihim ng kanyang asawa nang hindi niya nalalaman. Lihim na bumili si Eric ng drone upang hindi malaman ng kanyang misis ang kanyang plano. Hinintay niyang makalabas ng kanilang bahay si Donna bago niya kinuha ang drone. Nagsimula na itong maglakad papunta sa kanyang trabaho habang si Eric ay tahimik na pinanonood ang misis. Matyaga siyang naghihintay ng sagot sa kanyang mga tanong. Habang naglalakad, inaayos-ayos pa ni Donna ang kanyang buhok hanggang sa lumiko ito sa kaliwa imbes na sa kanan kung saan naroon ang kanyang trabaho. Kumunot kaagad ang noo ni Eric, nagtataka kung saan ba talaga pupunta si Donna. Patuloy niya itong pinanonood hanggang sa makita niyang nagtungo ito sa isang parking lot. Tanaw niyang may tao sa gilid ng sasakyan ang bumati at humalik sa pisngi ng kanyang misis bago sumakay ng sasakyan. Halos tumalo ng puso ni Eric sa tindi ng kabog ng kanyang dibdib. Hindi na niya matagalan ang eksena ng kanyang nasaksihan. Itinigil na niya ang pagkuha ng drone footage at napasuntok na lamang ito sa unan. Maghapon siyang halos walang nagawa at pilit na iniiwasang isipin kung ano ang ginagawa ng kanyang misis. Halos hindi na siya makakain at parang wala siyang gana sa lahat ng bagay. Tiniis niya ang maghapon at hinintay si Donna sa pagdating nito para kumprontahin kung sino ang kasama nito sa sasakyan. Pagpasok pa lang ni Donna sa pintuan, hindi na napigil ni Eric ang kanyang sarili at ipinakita niya dito ang videong kuha ng drone. Ngunit pagkakita ni Donna sa video, walang reaksyon sa mukha nito. Bagkus ay tinanong niya si Eric kung bakit nito naisip na palihim siyang sundan ng drone. Sa isip ni Eric, ang kapal ng mukha. Siya pa tong may ganang magtanong ng ganun samantalang siya ang gumawa ng hindi tama. Sino ang lalaking kasama mo at hinalikan ka pa sa pisngi?
Sa wakas ay naitanong ni Eric ang kanina pa niya dapat itinanong. Mahinahon namang nagpaliwanag si Donna at ayon sa kanya, isang kaibigang babae ang lagi niyang kasama sa pagpasok. Doon sila nagkikita araw-araw sa parking lot at doon sa loob ng sasakyan, inaayusan siya nito bago sila pumasok sa trabaho. Tinuturuan din siya nito ng tamang pagme-makeup at pag-aalaga sa sarili. Ayon pa kay Donna, may asawa at may mga anak na rin ang kanyang kaibigan at higit sa lahat. Walang dapat ikaselos at ipag-alala si Eric dahil straight na babae ang kanyang kaibigan. Hindi pa sila matagal na magkaibigan kaya hindi pa niya ito naikukwento kay Eric. Sana raw ay itinuloy ni Eric ang pagkuha ng video para nalaman niya kung sino talaga ang kasama niya, ayon pa kay Donna. Parang nahimasmasa naman si Eric sa kanyang narinig at nangliwanag ang kanyang mukha. Hindi pala siya dapat nagpadalos-dalos sa kanyang desisyon. Paano kung hindi niya napigil ang kanyang sarili at napagbuhatan niya ng kamay ang kanyang misis dahil sa maling akala? Salamat na lamang at hindi niya iyon nagawa. At totoo namang hindi niya ito kayang saktan kahit ano pa man ang kanilang pinag-aawayan. Mabuti na lamang at naunawaan din ni Donna ang kanyang ginawa at napatawad niya si Eric dahil sa maling hinala nito sa kanya. Ayon pa kay Donna, hinding-hindi niya magagawa sa kanyang asawa ang ganoong bagay dahil mahal na mahal niya ito at ang kanilang mga anak. Hangad lang niya na sa susunod, huwag na sanang maniwala ang kanyang mister sa mga kwento lang na walang basihan at chismis na walang katuturan. Para naman kay Eric, naging leksyon na sa kanya ang pagyayaring iyon at sa susunod ay diretso na niyang tatanungin ang kanyang misis at hindi na niya idadaan pa sa padrone-drone gaya ng dati. Salamat na lamang at napatawad siya kaagad ng kanyang misis at sa ngayon ay panatag ng muli ang kanyang loob at patuloy silang nagsasama ng masaya kasama ang kanilang mga anak.